Hello Karens, good morning, good afternoon, good evening sa'yo. Kung ikaw ay hindi mo napapansin na may mga bagay na mayroong bagay na dumating sa buhay mo pero hindi mo na-appreciate. Bakit? Dahil nakapokus ka sa mga malalaking bagay na gusto mong makuha. Hi, my name is Renante Andaya. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo ang bell button para ma-notify ka sa mga bago kong video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa paano mo na-appreciate yung mga bagay na maliit or malaking bagay na natatanggap mo sa buhay. Yes, kahit na maliit na bagay ay na-appreciate natin dahil lalong-lalo na kung sa galing sa mga mahal natin sa buhay. May mga bagay din na kailangan natin i-appreciate tulad sa kailangan niya kung mayroong kailangan magtanong or mayroong nagpa-advise o mayroong sinabi sa iyo ay kailangan mo rin ma-appreciate kasi para mo rin malaman kung ano ba talaga yung katotohanan or kung ano ba talaga yung totoo ng mga nangyari sa mga sinasabi niya. Yes, isa pa sana kapag pa-appreciate na kapag sa buhay tulad ng parents natin, at ating nanay natin, lolo, lola, di ba? Masarap sa pakiramdam kapag na-appreciate yung mga ginagawa mo. So, kahit na may maliit na bagay kang binibigay, parang masarap sa pakiramdam kapag na-appreciate nila yung mga binibigay mo. So, ang ibig sabihin lang dito, kailangan natin ma-appreciate yung mga bagay na nakukuha mo kahit maliit man yan o malaki. Kasi doon tayo naging masaya kapag na-appreciate natin yung mga bagay na yun. Kasi, alam mo, yung kapag hindi mo siya na-appreciate, parang ang hirap sa pakiramdam at saka parang mayroon kang pakiramdam na hindi mo ma-explain na parang may hinahanap ka pa na iba na parang hindi ka kontento sa buhay. So dapat kung naging kontento ka sa buhay, kailangan mo ring baguhin yung sarili mo para mas ma-improve mo din, di ba? So ikaw mismo sarili mo dapat ma-appreciate mo yung mga ginagawa mo, di ba? Kung ano yung natapos ngayon, di ba? Kung nagawa mo yung video na content ko, di ba? Dapat ma-appreciate mo, maging masaya ka dahil natapos mo yun. So isa pa sa dapat nating kailangan nating ma-appreciate yung mga taong nagbibigay sa pinapuri tayo, di ba? Kailangan natin, uy, ganun, nakita ka na nag-video ka, di ba yung ganyan? Ay, ano ba yan, di ba? So, parang nakakatuwa. Ako kailangan, nakakatuwa na may mga taong nagsabi na, may video ka pala ng ganyan, di ba? So, kung may mga taong namang nagbabasa, yun yung parang dinidiscourage ka, ay, wala naman mangyayari dyan, di ba? Ano ba nakukuha mo dyan? Video-video lang yan. Tapos wala namang, di ba? Wala akong napakukuha, di ba? So, syempre, passion mo yun eh. Gusto mo yun eh. Dyan ka masaya eh. So, dapat, kailangan mo lang gawin, ituloy-tuloy mo lang siya. So, kailangan ma-appreciate mo rin yung ginagawa mo. So, para tuloy-tuloy ka rin mag-enjoy sa ginagawa mo. Pang bagay na kailangan mo ma-appreciate, yung mga taong viewers, di ba? Yung mga viewers nila. So, kailangan mo rin ma-appreciate kasi kailangan mo na magkaroon ng view, di ba? So, kailangan mo ma-appreciate yun. Although, hindi natin malalaman kung sino yung nag-view sa video natin. So, kailangan pa rin natin magpapasalamat sa kanila dahil isa yan, konektado yan doon sa ginagawa natin. So, ibig lang sabihin nito, patuloy silang nagsubaybay sa mga video natin na ginagawa natin. Kaya, mayroon tayo mga viewers. So, kailangan natin ma-appreciate. So, kung ikaw, kung gusto mong mapanood yung mga video ko, i-click mo lang yung bell button para ma-notify ka sa mga bago kong video. So, okay lang naman din kung ayaw mo, diba? At least napanood mo. Pero dapat, panoorin mo ng buo yung video ko para mas maintindihan mo kung bakit kailangan kong gawin ito, di ba? So, kailangan natin maging passionate or kailangan natin i-enjoy yung paggawa natin ng content. Kasi isa ito sa dahilan kung bakit kailangan natin gawin to dahil gusto natin i-share kung ano yung natutunan natin kung i-share sa iba. So, kayo na nanonood, so, kailangan, kung gusto mo yung video ko, click mo lang yung subscribe button. So, ganun lang po yung mga karens. So, isa pang bagay na kailangan natin i-appreciate ay yung
kailangan natin kahit hindi sa akin, kahit sa ibang YouTubers, 'di ba, sa mga small YouTubers, sa pinamamalaking YouTubers na, 'di ba? So kailangan natin silang i-appreciate kung anong mayroon sila, kung ano yung marami tayong matutunan sa kanila. So kailangan natin 'yun. So kailangan din nating panoorin ng buo ang kanilang video dahil doon marami po tayong matutunan sa kanila. Hello Karens, maraming salamat sa panonood mo ng video ko at I hope na na-appreciate nyo yung mga pinag-uusapan natin ngayon. Kung mayroon kang gustong tanong o may gusto kang suggestion na pwede nating mapag-usapan sa susunod natin na video, mag-comment ka lang sa baba ng video na to para mabasa ko. So, by the way, my name is Rinald Aldaya. See you the next video.